everyone, it's Friday, and you know what that means. It's now time for our bold review of Punit na Langit, the latest Viva Max original movie released today. And welcome to Fridays with Viva Max, with yours truly, the God Gamer himself, to all my Viva Max, to the Viva Ones, to the God Gamer genes out there. Yeah. Happy Friday, everyone! It's Fridays with Viva Max again! And yeah, this is, for me, the most complex Viva Max movie ever. And I'm not, I'm not exaggerating. Maraming twists and turns itong istorya ng Punit na Langit na to. I actually entered this, watching this movie with low expectations, but the more when you think about it, the more I try to rewind back on some scenes and I try to piece out. And it even sabi ko, Tiffany Gray is one of the best storytellers that I have ever seen. Yung sa Kamadora, di ba? And now we have Punit na Langit. So ayun, huwag natin kalimutan to like yung video para mapunta tayo sa For You section ni YouTube. Also, subscribe tayo kasi we are now at 5,000 subscribers and I want to keep the momentum going. Walang nga tayo isang subscriber kasi nasa 5,060 subs tayo kanina. Then I check, I'm now 5,059. Ayun. Also, wala na yung Facebook ni Rendon Labrador. So, pakireport na rin yung YouTube niya para wala siyang mapublish na video. Ayun. Stay demotivated, stay hydrated. Okay. So, ayun. Let's go and do the bold review of Punit na Langit starring Tiffany Gray, Apple D. Isla Cruz, and Aria Bench. Yung naiwan, yung Fantasia alumni na wala sa High on Sex Season 2. Also, we got Errol Carmelo here. Melo won't miss, di ba? Ayan. So, ang story nito is, akala ko nga sa umpisa nito, kapatid itong dalawa na to, si Josa played by Apple D, you last saw her sa High School on Sex Season 2, and also Tiffany Gray playing the role of Claudia, the lost Claudia. Parang ganda yung laro na yun eh. Claudia, ayun, there's something cute about that name, Claudia, di ba? And you know yung pelikula to may mga sky may mga sky team, like yun nga yung pangalan ng ating main character played by Tiffany Gray, who we last saw sa Kamadora is Claudia. At ayun, medyo maganda yung kanilang yung kanilang pagsasamahan bilang magpinsan. Yeah, so yeah, I try to figure out the relationship kasi parang yung simula is parang magkapatid eh. Yung sinabi, matutupad na yung pangarap ni nanay, I assume na it's the same mother, di ba? Pero hindi pala. So, yung pangarap ni nanay, natutukoy dito is nanay ata ni Josa or something. Ayun. And yung pangarap is makapag-aral. At ang mag-aaral dito ay si Claudia sa Maynila. Natanggap siya bilang aplikante as scholar. So, ayun. Isang malaking congratulations kay Claudia. And to celebrate, meron dumaang perya sa baryo nila. And dito nagreminis sina ng happy memories sina Josa sa si Claudia sa perya. They recall so many rides na kanilang kinuha, like haunted house where they Ferris wheel, di ba? Merry-go-round, octopus, like that. Parang nasa heaven sila, parang yung langit ang pakiramdam nila. And they want to experience it again dito sa perya. Para yung feeling of satisfaction, mawala yung inyong joy, mawala yung inyong joy. Spoil ko kagad eh, no? Mawawala ang problema sa mundo pag kayo ay nasa perya. So, yun. Dinalo nilang perya at sila'y nilibre ni Diego, played by Errol Carmelo. Melo won't miss, baby. Ayun. And Melo has kinda developed some feelings dito kay Josa. Also, did I mention na si Josa ay isang
mananahi. Siya ay sastre, di ba? Siya ay sastre. Alam ko may modista, pero we're gender equality dito, di ba? It's 2023. Sastre equals modista. Okay? So sastre itong si ano, si Josa. At yan, Diego develop feelings. Along the way, namboso or nagboyur itong sina Claudia sa si Josa dun sa isang tolda. And nakita nila ang reyna ng ahas. Nakalimutan ko yung pangalan ng ano eh, played by Ayla Cruz and Chester Grecia. Chester Grecia's character's name is Rafael. Ayun. Eh, naliligo itong si Chester tapos nagtalik sila ni Reyna ng Ahas. Diba? So, yung pangalan pa lang, nakakasindak eh. Reyna ng Ahas. Medyo may complexity nga dito, diba? May langit symbolism, dito naman ahas. And there's a little, ano, like I said, this is the most complex Viva Max movie of all time na kailangan mo i-read between the lines. And yung unang point dito is Imperia is yung parang paradise na kanilang gusto. Ayun. And sa gabi na after makita nila yung ano, yung Imperia, eh naalala ni Claudia yung lalaki si Rafael, at siya ay ano, siya ay nag-pleasure kay Rafael. In ano, parang yun nga, yung nakipaglaro siya sa sarili niya. She touched herself, di ba? And that was her dream. Buti hindi nga, magkatabi sila natutulog ni ano ni Josa, buti hindi nagising si Josa. So, after yung mga nangyari sa Peria, napag-decide na boto itong si Claudia kay Josa para kay Diego. And Diego started visiting. Diego, parang nangiligaw si Diego. Sinupsup niya yung daliri ni Claudia, ay ni Josa. After matusok ng karayom, sinimsip yung dugo. And they got picnic. We got a little bit of backstory of Josa. Bakit siya ay pipe. And yes, pipe itong si Josa. Nagkaroon ng aksidente kasi sa frontal lobe ng kanyang utak nung siya ay nag-aaral pa. And ang nagtuloy-tuloy na pag-aaral in this story ay itong si Claudia. Ngayon naman, si Claudia, alam ko matalinong bata naman to. Gusto naman niya tumulong eh. And ito pag-aaral na to, parang ito na yung parang way niya para makabalik dito kay Josa. Unfortunately, hindi nakaabot yung application ni Claudia for scholarship, and she has to meet or get some other means of getting money. And along this time, si Rafael, yung nakipagtali kay sa Reyna ng Ahas, eh parang may pagtingin dito kay Claudia. And dito, isang gabi nagperya ulit sila, inintis nitong ni Rafael itong si Claudia to be a member of the Peria squad. And ito naman si Claudia, tinanggap bilang kahera. And dito, niligawan na ni Rafael itong si Claudia, binigyan niya natin ng bagong cellphone. And it resulted into a one night stand between the two. Needless to say, itong cellphone na ginamit natin ni Rafael, in my head canon, eh, ito yung magiging ano, plot device ng pelikula. Okay? So, yun nga. So, naging kahera. And Rafael urges for Claudia to earn more money. And dito parang inalok ni Rafael as prostitution. Maging pok-pok itong si Claudia. And to which Claudia denies. Tinago ni Claudia itong, ano na to? Itong, tawag doon? Itong way of yung negotiation nila ni Rafael, eh, to the point na it's hidden from Josa. So Rafael blackmailed Claudia. Unfortunately, blackmailed siya using the phone kasi binidyo niya yung pagtatalik, to which Claudia was forced to do being parang dali ang aliw sa mga kliyente. Ayun.
And dito binuli siya nila Reyna ng Ahas sa kanong Serena, played by Ayla Cruz and Arya Benji respectively. And ayun, Claudio became like the star na gusto ni ano ni Rafael. Ngayon si Rafael medyo di pa siya enough eh. Parang gusto niya rin itong si Josa na sumama sa Peria. So in a twist of fate, na force itong si Claudia na makipag-orgy kasama si Diego, na alam naman natin nagkikipagtalik kay ano or naniligaw dito kay Josa. Diba? And dito nagkaroon ng friction sa samahan ni Josa sa kanila ni Claudia, kasi nalaman ni Claudia ang tunay na ano pagkatao nitong ni Diego. Diba? At nangwala ituloy yung boto. And ayun, kinumpronta ni Claudia ito si Diego one night, tapos nauwi sa pagkatalik. And dineside ni Josa na pumunta sa Peria, nakita niya si Claudia sa si Diego na nakipagtalik. And dito naging distraught ito si Josa, and she is out of her mind thinking, nasira ang friendship ng magpinsan. And this is like yung ano, yung Peria na akala nila paradise, eh di man pala paradise. Yung Peria na inakala nila is a dreamland is not the dreamland that they are seeing. It became hell on earth for them instead of being this paradise. And what the synonym is, Claudia, langit, cloud, sky, langit, punit na langit, kasi pinunit siya, inorgy siya, yung kanyang kapurian na punit. Josa, trying to do some detective work, she agrees to be Rafael's entourage for the evening. She accepts the job, and she had sex with Rafael. Okay? And disappointed, Claudia confronted her cousin, pero sabi ni ano ni Josa, this is not the end. Hindi pa to tapos. And we see that Josa ended up burning the whole Peria down to the ground. Ayun. So, ano ba yung nag-udyok? Ano nalaman ni Josa lahat? So, it turns out, yung Reyna ng Ahas, si Ayla Cruz, nagsumbong. And, unlike yung title, Reyna ng Ahas, Betrayal, Ahas, diba? Eh, siya pa yung naging fundamental ally ni Josa sa kanil Claudia sa kwento na to. And also, there's Arya Bench singing. Pero ang galing eh. Galing yung pulit na langit na kanta ni Arya Bench dito. Ewan ko si Arya Bench talaga o dinab siya. But I like the song. Okay? So, yeah. Josa burned down. She killed two workers and she also burned down Diego. Claudia and Josa ended up stealing Rafael's money, and Rafael dies. He falls from allegedly the base of the Ferris wheel, and yun. So, hitching a ride through a bus, kailangan walang maghabol sa kanila. So, Josa offered to be the sacrifice para makatakas itong si Claudia, and fade to black. In the end, nagkaroon tayo ng happy ending. Hindi nahuli itong si Josa. Okay? Si Josa sa si Claudia nakaalis. And it was the Reyna ng Ahas, si Ayla Cruz, yung Reyna ng Ahas, ang tumulong sa kanila makatakas. She became the witness. At sinabi niya, wala sa bus na yun ang sumunog sa Peria. And from there, with the goddess, di ba Josa, goddess, it's the wrath of the goddess. That's the fourth point. So, first point, yung Peria as paralyzed in their mind. Second point, punit yung Reyna ng Ahas being a fundamental ally. Third point is yung Peria pala, imbes na paradise, hell. And fourth point, the wrath of the goddess. And yun, that's the end of Punit na Langit. Happy ending naman pala eh, no? So, tier list time. What is the ranking of Punit na Langit on our tier list?
una muna yung mature scenes. The mature scenes are good. I like the orgy. Okay? Okay yung orgy. And I like the music. Ang accompaniment, I like Rafael's character. Yung pero yung paborito ko dito yung dulo, yung nagiging pagtalik itong si Rafael kay Josa. Tapos inabuso ng Emperor Brandy. Ayun. Ginamit yung Emperor Brandy para makatulog si Rafael, para makuha yung cellphone, para ma-delete and ma-corrupt yung data. Alam niyo naman yun, di ba? Pero di naman, pero mahuli rin ng pulis yun eh. Plot hole! Pero ayun. Okay, so let's go to our VivaMax rankings. Parang ano, is my tier list broken? I don't know. Let's see. Load ko muna, refresh ko. Ayan na, okay. So, Punit na Langit with an excellent story. The complex VivaMax movie of all time. I'm giving it... Let's see. I'm giving... Punit na Langit. Wait, this is Secret Campus. No, this is Call Me Alma. Oh no, okay. Wait, saan ko nilagay? Wait lang ha, lagay ko si Call Me Alma. Balik ko lang. Baba ko. Nalagay ko yung, nalagay ko yung Secret Campus eh. Wait lang ha. Okay, Secret Campus yan. Huwag ka dyan. Si Asi kasi rin kasi sa Secret Campus eh. Lagay ko si... Ano? Saan ko nalagay si ano? Saan ko nalagay si Asi? Ayun, si Asi. Dami kasi. Okay, lagay ko si Asi sa... Actual siya, diba? So, lagay ko rin si Tiffany Gray. I will rate Punit na Langit as an actual movie, yeah, with the mature scenes, advancing the plot, and having a complex, yung parang may philosophy itong pelikula to. And yes, this is my review of Punit na Langit. Check out this Saturday, I will be reviewing the end, the series finale of Baldur's 5 Legacy. Sunday, we will have our first ever VivaMax list video. And also the review of Secret Campus Episode 3. This is your boy, the God Gamer Harriet. Keep safe, umuulan. Goodbye and good night. Bang!